unang munang question ko actually, dito sa noon at ngayon, I think ako masasabi ko isa to sa pinakamagandang experience ko when it comes to being directed by a director, kay Direk Marilu Diaz. Ensemble of actors. Meron ba ditong artista na ayaw mo, hindi naman ayaw, na sobrang na-intimidate ka? Na-intimidate ako, okay. Ito yung tao na na-intimidate ako. Si Miss Yula, although nagkasama kami noon sa isang show, pero iba pa din kasi pag siyempre pag veterano yung mga kasama ko. Sumunod si Miss Jean Garcia, which is yung nanay ko sa show. So basically, yung first scene namin is parang sobrang sweet namin. So parang siyempre, since baguhan ako, hindi naman baguhan, but then, like yung first scene namin na kailangan maging super close kami, tapos walang workshop, medyo nakakakaba. Iba yun eh. Kailangan, alam mo yun, parang kailangan ipakita nyo na magnanay talaga kayo na super close kayo. Yung pangatlo, na-intimidate ako sa'yo. Sa akin? Bakit? Hindi kaya ako nagbabakil? On time kaya ako? Hindi. Bakit ka ma-intimidate ka? No. Na-intimidate ako sa'yo kasi siyempre iba yung Paolo Contis eh. Veterano na yung Paolo Contis. Ang tanda nga yung veterano. At the same time, since ang tagal, alam kong ang TV ka na before, yung feeling na kinakabahan ka, siyempre ako ayoko magkamali, ayoko mabahiya. Gusto ko parang mapakita ko yung best ko na which shit, you did. Kailangan, you did naman. Kailangan perfect to kasi Paolo Contis yung katrabaho ko. Hindi naman. Matagal ng artista to. Ganon, ganon feeling ba? Tapos wala pero hindi ako nagmamadali umalis, ha? Hindi naman, hindi. Yan, that is for sure. So yun naman yun. So kasama ka dun. Ito na ngayon. Okay. Last question ko, can you guys consider going back full-time sa acting ulit? Chubby. I was asked this, natanong ako nito recently, and I think, and what I replied was, I would consider, well, depende siguro sa definition ng full-time, right? I think it would be a consideration if it was under something na gusto kong i-share talaga. Like, anong talento ang gusto kong i-share this time? Let's say, acting, showbiz, I would only really consider it as of now siguro. Kung kasama ko yung, you know, my good pals from TGIS. Those, I'm very open naman about it. Those are my best times talaga during my showbiz years. Okay. And actually, pinapag-usapan nga namin palagi na sana palabas ng GMA yung TGIS ulit para, you know, so we can all watch it, so we can enjoy it together. Actually. These times. The batch 3, no? Or the third generation, diba? Actually, nung Sunday, nung Sunday, sinabi rin niya nung batch 1. Na sana ipalabas yung batch 1. Nagma yung batch 3, sabi niya. Hindi, joke lang. Pero hindi niya actually, yun yung sinabi rin nila actually. Pero totoo naman kasi, ako naniniwala ako na iba pa rin yung mga, sabi mo ng youth-oriented shows before, 90s to early 2000. For me, iba pa rin siya talaga. Kasi, again, yun nga, tama kayo, walang social media. So, even with the stories, I think mas close to your heart. Tingin ko lang. Yeah, I agree with you. I agree. Diba? Eves, ikaw, would you consider? I think, if it was like a TGIS reunion or reboot, maybe, and then if it's like one season lang or one movie, then maybe yes. But not full-time. Not full-time. Vanna? I'm the same. Right now, kasi I have 3 beautiful boys. And for me, yung time ko with them is very important also. And being in business full-time, talagang the schedule is very erratic eh, diba? It really takes up most of your time and most of your days. So you don't know when you'll be free. So for me, I'm pretty okay now with what I'm doing with the clinic and then with blogging and influencing. That's fine with me right now. But of course, I'm open to guest things as well. And things like that, interviews and yeah, if
I were to do another show with my friends, that would be really great. Pero pag full time, parang I think medyo mahirap yata now, no? Oh, okay. Aiza. Yeah, well, obviously. Paano? Sabi na Aiza, paano? Paano ko magawin yan? I'm here in New York. But like kagaya ng ano mga na sinabi nila Chubby ni Vanna and Eves, and it's not gonna be full time anymore, especially when you have kids and if ever mangyari man yan, I don't think I will stay in the Philippines for full time. Tapos yung mga anak ko nandito, medyo malaking ano yan eh, adjustment, and yeah, maraming dapat i-consider, especially now when you have kids. But like yeah, they said, if there's like, you know, like a big reunion or a movie together, and at the same time if like just if there's like an opportunity to go to the Philippines, like mag-visit and my guesting, of course I'm magsisinungaling ako kapag sinabi ko na hindi. May family ka pa dito sa Manila? No, relatives na lang, but yung relatives, mom ko, sister ko, lahat nag-relocate na ng ibang bansa eh. Kami na lang yung family niya sa Pilipinas. Yes, ano na lang talaga. Yan, ito na lang grupo namin. We'll visit you when we can, guys. Pag pwede na mag-travel, tara, let's plan something. Oo nga. Diba? Pero guys, sure ba kayo na if ever magkaroon ng reunion na show, gusto nyo bang kasama si Aiza? Eh, medyo binubuking niya kayong lahat. Parang direkado okay yan na kasama si Aiza pala. Okay lang yan. Ang dami niyang natatandaan na, ang dami mo natatandaan. Grabe. Oo nga. Oo nga. Guys, alam mo, maraming salamat sa online honesty nyo. Sa totoo lang, mas sa panahon ngayon, mas masaya naman talaga mag-reminisce.